Wala yata dito sa bookstore ang hinahanap ko. Napakarami ko kasing tanong. Mga tanong na nagpapagulo sa isip ko ngayon. Dahil sa naging relasyon nating hindi ko maintindihan. Daig pa nga nito, yung pinakaayaw kong subject na nagpapasakit sa ulo ko noon. Pero kahit siguro basahin ko ang lahat ng libro dito tungkol sa pag-ibig, ay wala pa rin. Akala ko naman ay dito ko na matatagpuan ang pahina ng libro na magbibigay ng sagot sa mga katanungan ko. Na nagsisimula sa bakit? Bakit ako pa? Bakit tayo pa? Bakit ikaw pa? Pero bakit wala akong makitang kasagutan? O dapat ko na lang ba talagang paniwalain ang sarili ko na may iba pang dahilan kung bakit tayo pinagtagpo? Na hindi pala sapat yung rason na nagustuhan mo ako noon. Kasi hindi rin naman tayo pinagsama para maging masaya. Naging parte ka lang ng istorya ko para maging daot sa buhay ko. Nasadyang dumating ka lang para pasakitin itong ulo ko. Nang sa ganon, ay ikaw ang maging dahilan ng kalungkutan at depresyong nararanasan ko ngayon. Ang sakit mo sa bangs, nakakamaga ka ng utak. Ang sarap mong kutusan sa ngalangalay. Kung pwede lang talagang saktan ka, sinuntok na kita sa panga. Nang magkaroon naman ng katarungan itong puso kong kinawawa mo lang. Gustong gusto ko ng matahimik itong utak kong nababaliw na kakahanap ng sagot. Nung basta mo na lang akong iniwan nang walang paalam. Para mo akong binigyan ng exam na walang reviewer. Kaya ang resulta, ayun, bohokya. Kaya dito ako sa bookstore na padpad. Baka sakaling dito ay matuto ako. Para kasing ikaw yung pinakaayaw kong teacher. Ikaw yung literal na nagbigay ng leksyon sa buhay ko. Hinubog mo ako sa paraang masaktan ako. Yung madudurog ang puso ko. Yung mawawasak ako. Masakit man, pero kailangan kong tanggapin. Kung sana lang ay kaya kong iwasan ang masasakit na pangyayari sa buhay ko. Yung imbis tanggapin ay pwede kong tanggihan yung sakit na dulot ng pagmamahal mo. Sana pala nung minahal kita ay naging bobo na lang ako at hindi tanga. Dahil ang bobo sa pag-ibig ay yung mga taong walang ginagawa kahit nasasaktan na. Hindi tulad kong tanga na ginagawa pa rin ang lahat kahit sobrang sakit na. Bakit kasi hindi ko napagandaan yung mga taong tulad mo? Nasusubok lang pero hindi naman susugal. Yung mga ngako lang pero hindi naman tutupad. Yung mamahalin ka, kuno, pero gagaguhin ka lang. Inabot na pala ako ng ilang oras dito sa loob kakaikot. Masyado na ako nalibang. Hindi na ako magtataka kung bakit ang sumasama ng tingin sa akin ngayon ni Manong Guard. Baka akala, eh masamang tao ako na nagbabalak ng hindi maganda. Aruy, makalabas na nga. Mapapahamak pa ako nito nang wala sa oras. At dahil lang dito, dito sa puso ko na hanggang ngayon ay hindi makamove on sa'yo. Pero hindi na kita pag-aaksayan ng oras. Wala na akong balak na isearch pa sa Google o kahit sa ano pang site ang tungkol dito. Siguro ay parte lang talaga ito ng buhay. Dahil kung hindi ako magkakamali at masusugatan, hindi ko magagawa ang tama at hindi ako matututong lumaban. Pain makes people change nga, diba? Kaya sa susunod na kabanata ng buhay pag-ibig ko, sisiguraduhin ko, hindi ako uuwing luhaan. Yeah!
best of best. Beshi, nasa pool ka ba sa hugot ko? Kung oo, ano pang hinihintay mo? Subscribe na at i-ring mo na ang notification bell para naman updated ka sa mga hugot ko. Kuha mo?